might not challenge yourself, alam mo hindi mo kaya, why not try? Tingnan mo hanggang malaman mo kung what if kaya mo pala. Hi guys, welcome back to my channel for today's video. Pasensya ko lang sa dahil tinig ko talaga tong opportunity na to na magkaroon tayo ng one-on-one here. Ako lang mag-isa at ma-explain ko lahat ng mga gusto kong sabihin at mapapakinggan nyo yung mga gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong matutunan nyo, gusto kong malaman nyo, and all. So I decided na why not do a film and explaining yung mga reasons why I am still here, why I'm pursuing things that I know hindi ko alam kung ano may result and everything, the fears, the doubts, the all the worries, the alam niyo yun, yung parang nagbabother sa mind niyo na hindi niyo kaya, and all of that I'll be explaining it here sa video na to, kaya keep on watching. If you have a friend that is struggling with this kind of situation, yung parang down na down sa sarili, yung parang hindi niya alam yung mismo sarili niya, hindi niya alam sarili niya na kaya niya ba to, hindi niya alam kung magagawa niya ba to, kasi hindi niya alam kung anong mangyayari. So if you have that kind of friend, share this to your friend. This might help her or him, and I hope it will help you, kasi this video or this experience that I have been had made me more stronger. Before we start this video, I would like to share to everyone, this is only a base sa experience ko. So hindi ko alam na yung mga na-experience nyo, but hoping na kung ano man yan is mabigyan na kayo ng peace of mind. Watch the video, this full video, and make sure to watch this full video kasi madami kayo matutunan dito. Wow! So, Ateneo. Ateneo de Zamboanga. So, nung bata ako, I really dreamed about being in a university. And I know to myself na yung utak ko parang hindi bagay sa university or sa school na parang high standards ganyan. But I really wanted to be part of a university. Kaya parang sabi ko sa sarili ko, I really don't know if dapat ba akong maniwala sa alam kong kakayanan ko, or dapat ko ba itong i-pursue para malaman ko at matest ko sarili ko hanggang saan ba yung kaya ko. Wow! So it's like two roads. I don't know which road I'll be going. So nandun ako sa stage or nasa pace ako niyan. To be honest, if you really like or if you really love something, lahat naman ng yun, kahit na mahirap, kahit obviously na mahirap, kahit na literal na mahirap, if gusto mo yung bagay na yun, o mahal mo talaga yung bagay na yun, and you wanted that to mapasayo, hindi magiging mahirap. Wow! Kasi doing the things or pursuing the things that you love will make it easier for you. Kasi gusto mo yun. And do you think magiging easy yun sa'yo pag alam mo hindi mo gusto? Diba once na gusto natin yung bagay, mas di natin naiisip na mahirap. Kasi ini-enjoy natin, diba? Pag ano yung gusto natin, diba na nagbibigay ng enjoyment, excitement. And binibigay niya lalo tayo ng inspiration kasi gusto mo yun eh, yung bagay niya. Kaya pinursyo ko. So, way back March 11. The day of my entrance exam. So,
entrance exam is for all the universities, for all the schools na before ka mapapasok sa school, before ka maging part ng isang university, you have to go through a entrance exam to test your knowledge and if suits ba siya sa strand na pinili mo. So ako, pipiliin ko sana SABN because I wanted to, I mean, hindi ko naman siya gusto. Parang, I'm just curious and I just want to try. Parang, kumbaga, psychology, ayan. Kaya, maybe ABM sana. Kaso, nung pagdating ko dun sa entrance exam na, nung before ako mag-take ng test, kailangan ko muna sabihin na nung strand na pipiliin ko. Sinabi ko, ABM, wala daw. So, STEM. STEM lang yung available. So, I was like, oh my gosh. The pinaka-strand na iniiwasan ko kasi may math. May gen math, may pre-cal, may everything na parang sasabog ang utak ko. Kasi hindi ko kaya yan. So, I was like, oh my gosh. Bago to nangyari or before these things na parang mag-happen, I asked the God, God, may you give me a sign, a clear sign, a right of way, and a light to give me hope, and parang ipakita sa akin na ano ba talaga yung way na dapat sundin ko. It was hard for me to decide ano ba talaga yung gusto ko that moment. Ano ba talaga yung pursue ko? Ano ba talaga yung para sa akin? Kasi for me, sa sarili ko, hindi ko alam talaga anong gusto ko. Ano yung plano ko? But I do believe and pinahawakan ko yung sinabi sa akin ng lola ko before she left, before she died. She really wanted me to become a nurse or a doctor. And I asked to God before the day of my entrance exam, I said, and I went to my lola ha, and to my lola at their grave. And I said, Lo, and God, I may not know what path could lead me, what way should I go. I may not know what struggles may come, battles me I went through, but I said na, give me a shield, a mighty shield, and a stronger mind, and a strength to fight every battles that will come. Kasi like, takot ko talaga ever since na sa sarili ko, most especially, is mahina ako. Like, alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Alam ko sa sarili ko na hindi ko ito magagawa kasi di ko yan ginagawa. Pero like, nung binigyan ako ng sign, una, binigyan ako ng sign, papakita ko yung video na to. Yan. Yung nangyayari yan, yung day na nangyayari yan is entrance exam ko, day ko yan. So, binigyan ako ng sign ni God na pinahinto niya yung motor ng kuya ko. Nag-usok kasi yung motor ni kuya, so delikado. So, kailangan niya umuwi. Then, 8 a.m. yung pagtitake ng entrance exam, yung schedule ko. Then, sabi ko, lang, malilate na ako. Paano ba to? Magko-commute ba ako? Or ano? Buti na lang, tinawag ko yung driver ng papa ko. Then, sabi ko sa kanya, pakihatid ako sa school kasi kailangan ko talaga. Buti na lang pumayag at hinatid ako. Then, yun, sign na yun ah. Sign in, parang isang challenge na din yun. Then, the second is, nag-take ako ng entrance exam. Tapos na. Then, few days bago dumating yung result, nakita ko, waitlisted ako. Parang, naging
bless ako. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ito? Para dito pa talaga ako. Bakit ba ganito yung mga signs na binibigay na parang pinapatigil na dito ako mag-aral na parang parang nilalayo ako sa pangarap ko na eskwelahan. So, I said to myself na what if challenge lang to para i-test if talagang gusto ko talaga dito at kung hanggang saan talaga kaya ng faith at ng strength ko na ipaglaban yung school na gusto ko. So, nung nakita ko waitlisted, hindi ako nawala ng pag-asa kasi nakausap ko yung school department, yung mga officers doon sa school. And then, they said na may chance pa rin yung mga waitlisted na makapag-enroll. So, yun, nakapag-enroll na ako. Bago lang nakapag-enroll ako, and yun na yung another sign, yung walang ABM, which is yun yung gusto ko sana. So, parang sign na talaga na okay, challenge lang pala yung una. Then, the second, which is nandiyan ako sa atin, nakapag-enroll na ako. Yun na din pala yung susunod na challenge. Yun na pala talaga yung sign siguro sa akin ng mga grandparents ko na gusto nila maging nursing ako at kailangan ko siyang i-pursue. Hindi dahil gusto nila. Actually, gustong-gusto ko din talaga maging nursing ever since. Kaso lang parang wala kasi akong bilin sa sarili ko na maging nursing ako kasi alam ko mahirap. So, di ba, ang laking factor, ang laking impact talaga pag hindi ka naniniwala sa sarili mo. Pag ikaw mismo hindi mo kilala sarili mo. Pag ikaw mismo hindi mo alam kung kaya mo ba to yung mga bagay na alam mo hindi siya, yung alam mo bago sa'yo. Alam mo yun, parang hindi mo alam. Kasi wala kang tiwala sa sarili mo, kumbaga, ganun. So parang nalaman kong STEM lang meron, nag-enroll ako doon. And I said to myself na sige, kung hanggang saan talaga kaya ko, go lang. Kasi eventually sa college naman pwede mga switch kung ano yung course talaga na kukunin. Anong strand talaga. So sabi ko okay, this time, this school year will challenge me and I'll challenge myself. Kaya sobrang excited ako pa-challenge. Although, syempre, umiyak-iyak din muna ako. Nalungkot muna ako kasi hindi ko alam. Wala akong ideya. As in, second time ko na to. Pero nung first ko kasi, ano lang yun, parang masyado pa akong bata nun. Kaya hindi ko, parang wala lang sa akin. Ngayon may isip na ako, parang, grabe ganito pala pag magta-transfer ka ng ibang school. Tapos maging isang new student. Maging part sa school na wala kang kakilala-kilala. Although meron naman, pero ibang section sila. Pero like the point is new environment, new society, new people, new friends, new teachers, new, alam niyo yun, parang bago lahat. Kaya parang nung una nahirapan ako mag-adjust. Pero nung mga dumating yung mga araw na parang nasabi ko na sa sarili ko, kaya naniniwala ako sa kasabihan, hindi lahat ng bagay nakukuha mo na ganun lang. Hindi lahat ng bagay, lahat ng mga gusto natin, nakukuha natin ng isang, alam niyo yun, yung ganun lang. Like, everything that we are planning to get, that we are wanting to get, wanting to have, or everything that we love, na gusto natin makuha, may pagdadaanan tayo. It's either lucky ka, kaya napadali sa'yo, or it's either mapapahirapan ka ng sobra, kasi it will be challenge for you. Pero once na alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga itong bagay na to, kahit na wala kang tiwala na kaya mo,
sa tingin ko naman na magagawa at magagawa mo. From Tumaga, punta ko dyan sa Cecil's kasi dyan man nagaparada ang jeep, magsakay ako. Kabar, ibaba nila ako sa town. Sa town, ibaba nila ako doon sa paradahan. Kabar, iba pa yung mini-menu sa side ng gasoline station. Iba pa yun. Tapos? Iba pa yan, mini-min ko. Pauwi na yan. Bakit pa pauwi? Ang usapan natin papunta pala, bakit pauwi na? Tapos na akong mag-jeep po. First time ko mag-isa. So, dito ako ngayon sa Nunez. Pahirapan ako mag-video kasi ang daming tao. Takot ako, baka bigla makuha ang cellphone. Pero anyways, meron akong Google Map. Thanks sa map. Dahil hindi ako mawawala for sure. Nandito na ako sa SM. Hindi ko alam papunta. Bado na ako malala. Nahanap ko na yung land. Okay. Na, toto na akong magtawid. Kahit ang daming kotse. Kagandahan dito kasi hindi mabilis kasi nga traffic. So, hindi ganda ang advantage. Hindi, nandito na ako sa Adso. Nakita ko na yung gate. Wait. Saan ba ako papasok? And so here I come. God, malapit na ako mawala. Promise, buti na lang may map. Na ako guys. At di ko alam anong gagawin. Hindi ko sinasagot ang kapatid ko. Pero ayan ako. At dito na ako sa Adso. Buti naman buhay ako. Kinakabahan pa rin ako. Baka hindi ko alam anong sasagutin. Matameme ako. Pawis na pawis ako guys, dumating dito. Bago ko umalis sa fresh ko. Dito na pala ako sa admin. Yes. Nantay ko kapatid ko kasi hindi ako marunong magsalita. Maya ako. At nabayad naman po. Ay, yung ano? Isigo po dito. Ano ba yun na kayo? Ano pa yun na? Wala na. Kaya, yeah, bas. So ayan guys, nandito na si Kuya. Nasa kaso na namin. We're good to go. So ito pa yung tsura ng Adso. And kinda overwhelmed sa itsura, sa lugar. Kasi dito na ako mag-aral. Yan si Kuya at sa paibigan niya. So yun, nabayaran na pala ni Kuya last time pumunta siya. At asikasuhin ko yung ID ko, uniform ko, school supplies, ngayon. So we're good to go. Pero for now, uuwi na muna kami. I mean, babayaran namin yung ilaw at saka tubig. So kita-kits. The next day. Hey guys! So ayan, we're back here sa Adso kasi ako ay kukuha ng aking PE uniform. So, tara, samahin niyo kami ni Kuya. Dito sa kapatid ko. Let's go! Nakakatawang pangyayari na nangyari sa amin. Sinabi ko kay Kuya, bakit tayo pupunta sa Adso kanina? Pag-argue siya, na kasi kukuha daw kami ng PE measurement. Ang dating, pinakita ko sa kanya yung schedule 7, which is kahapon. O ano? Kuya. Diba? Siya din wala. So, nito kami shop rama. Hanap kami ng tela for my uniform. So, abit ko kayo pag nandun na kami sa tailoring. Pang uniform na talaga. Tailoring.
magano. Stead, mag straight. Mag straight. Huwag mag clutch. So yan. Parehas to sa kwan. Unang natin si Jan Pilito. Di, anak po siya. Hi guys! Finally, we're home. Sobrang init. Tanyo naman yan. Simula kanina umaga. Nasa labas kami hanggang ngayon. Ay, hanggang ngayon. Yeah, yun. Sabay na kami. So, see you next. Next sa susunod na gagawin namin. For my Adsu. Adsu. The next day. Thank God. Oh my God. Grabe. Hindi ko nakilala sarili ko. Sobra. Oh my God.